So, ayun guys, last time na pag-aralan po natin tong mga characteristic nung bawat logic gate. So, for example, yung NOT, ini-inverse niya yung input mo into output. Then, si AND, di ba, yung kapag may isang 0, 0 na yung final output. Meanwhile, sa OR, kapag may 1, kahit any out of the inputs yung nagkaroon ng 1, then yung output mo automatically is 1 na. Diba? Like ito, 1, 0, 0, 1, so 1. Then, NAND, so, yung sagot nito, 0, 0, diba? Sa end is 0, 0, 0. Tama. Then, i-reverse mo yung sagot nila since ininegate mo yung buong equation or yung buong ito. Babalik na rin mo nga yung sagot ni end. So, kung mapapansin mo nyo dito, 0, 0, 0, 1, dito, 1, 1, 1, 0. Then, meanwhile, ganun din po yung logic kay NOR. Kung makikita nyo, 1, 1, kapag may 1, diba, automatically, 1 sagot nun. Eh, since i-inverse mo nga, so, lahat ng may 1 dun, naging 0. Meanwhile, yung dalawang 0, yun naging 1. Okay, so, sa exclusive or kapag parehas yung, pagpare-parehas yung mga inputs, automatically, 0 yung output. Then, meanwhile, pag magkaiba, 1. Then, yun nga, yung reverse ni exclusive or, which is exclusive NOR, kapag dalawang same input or two or more, yan, kung maito pansinin nyo to, kung two or more, then same input lang sila, automatically, 1 yung sagot. Okay, so, kapag baliktad, flashback lang to ha, pag baliktad or magkaiba ng inputs, yun, 0. So, since pinag-aralan na natin tong lahat na to, tong tag dito, itong mga karakteristik nila, susubukan natin silang ipag-combine sa isa't isa. Pero bago yun, tuturuan ko kayo nung kung paano ginagawa yung function. So, yan. Sa function, guys, yung output mo, di ba, nagbibigay tayo ng variable, nilalagyan natin letter sa dulo, more or less. So, this is for, ano bang magandang brush dito? Yan. Ay, pangit. Naghahanap ako ng magandang brush eh. So, para yun. Yan. So, dito sa NOT, diba, parang pagpaganyan siya. Ayan, parang pagpaganyan. Pangit naman ito. So, ayan. Sorry for that. And, yan. So kapag ka kay, yan na lang. So, kapag ka kay NOT, di ba, may bilog doon, yan. Dito nilalagyan natin ang variable na A, then doon sa dulo is Q. So, ang magiging equation niya is ganito. Q is NOT A. Parang A NOT. Okay, so, output to, then equivalent doon sa mga inputs, doon sa itsura niya. So, meanwhile, doon kay end, eto kay end. Eto kasi yung function, tapos eto yung symbol nila, or parang drawing, sabihin na natin, or illustration. So, dito kay end, di ba, Q, yung dulo niya, Q, then A, tsaka B, multiplication, yan. Or, pwede rin ganito, ah, A, then yung magkatabi na A, tsaka B. So, same lang naman yan. Multiplication din naman kasi siya. Or, kung tatawagin natin, is end yung kanyang operation. So, dun sa OR, napag-aralan natin before, A plus B. Yan lang. Then, meanwhile, kapag ka naman sa NAND dito, yung sa may tuldok, ay sa may bilog na yun, ang gawin mo dito, lalagyan mo lang siya ng yung mga inputs. Lalagyan mo lang ng negation. Ininegate mo lang. Kumbaga, babaliktarin mo daw yung sagot ng buo. Then, meanwhile, dito sa Q, yan, babaliktarin mo lang din. Ay, dun sa NOR pala. Sorry. So, sa NOR, ayun. So, sa XOR, madali lang sa XOR, A, then yung symbol ng XOR po is yung plus, then drawing ang bilog, tas B. Okay, ito sa X, ano yan? Sa XOR, yung ito. XOR, yan. Then, sa XNOR, babaliktarin mo lang yung sagot ni XOR. So, yun. Ininegate mo yung bo. Okay. So, yan na po yung pagkuha ng function and there, alam nyo naman, di ba, yung truth table. So, ito yung truth table, then ito po yung function, yan. Yung function, yan po. Yung may mga variables, then yung itsura nila. Ito kasi, guys, ito is kinoconvert mo dun sa logic, then sa logical representation. Then, ito naman, pwede mo rin ibalik doon. So, ang magiging lesson natin for this video talaga is susubukan natin sila ipag-combine, kumbaga.
So, may introduce ako sa inyong mga panibagong application or web app. Okay. So, first, search mo kay Google is Circuitverse. Yan. Or try na lang natin kay Google. Google. So, i-search nyo po si Circuitverse. Yan. Yan po yung pangalan. So, pasok kayo kay Circuitverse. Okay. Then, pindutin nyo lang itong launch simulator. So, para sa mga wala naman ito, ayos lang. So, pwede nyo i-drawing sa papel. Yan. Which is, parang mas maigi nga na i-drawing nyo sa papel. Kumbaga, or sa PC nyo, pwede din naman mag-symbol. Although, kasi dito, tuturuan ko kayong gamitin siya. So, ito na kasi siya. So, ito po siya. Okay. Dito na magsisimula tayo. Okay. So, ang pagdodrawing niya, guys, ito po kasi is itong Circuitverse, kung mababasa nyo dito, Digital Circuit Simulator Online. So, pwede ka po ditong mag-simulate ng mga logic gates. So, nandito sa gilid yung mga elements niya. Then, dito sa kabila naman yung properties niya. So, for example, dito sa ating basic logic gates, gusto kong i-drawing si end. So, kay end, kailangan ko ng end, which is yung output niya. Yung gates, hanapin nyo sa gates. Ito, sa end gate, nakasulat naman eh. Then, i-drag nyo lang po. Ito, dirinag ko lang dun. Or, click mo, then bagsak mo dun. Or, ganyan, click mo, then bagsak mo dun. So, kung gusto mo siya i-delete, right-click, delete. Or, pwedeng ito, alam ko, ay, delete selected, pwedeng yun. Or, sa keyboard mo, yan. Delete. Nilit ko yun, ha. So, yan, end gate. So, sa end gate, eto, nilabas ko sa end gate, pwede nyo siyang i-zoom in, i-zoom out, yan. So, sa end gate, syempre, more or less, meron kang dalawang input, di ba? So, ito kasi, oh, ito yung input niya. So, tinuro ko naman sa inyo kung para saan yun. So, i-drag mo lang din, meron kang dalawang input, yan. Tapos, meron kang isang output, okay? Ito yung output. Sa input, ito, yan, nakasulat naman is input. Then, disregard nyo muna iba. Then, sa output, ito may kulay pula, okay? So, ano ba ginagawa nito? Ginagawa nito is online simulator. So, kumbaga is, dito kasi is, di ba, iniisip mo pa, pag may 001, so, ang ginagawa niya, yung kanyang operation. So, ang gagawin mo dito is, pwede mong pag-connect tong plot na to, yan, sulatan mo, para ka nagsusulat, i-press, i-hold mo yung mouse mo, hold mo mouse mo, then, tapat mo doon, then, bitaw. Ganto rin siya, tapat mo doon, then, bitaw. Kung mapapansin nyo po guys, ito po sila inputs, ito po si output, okay? And then, lalagyan po natin siya ng label. Ito po, pag clinic mo siya, napapalitan yung value niya. So, pag isang click, 0, isang click, 1, isang click, 0, 1, so, isang click ulit, 0 ulit. Then, yung output niya, kung mapapansin nyo, nagbabago na, automatically naso-solve, parang ganun. So, meanwhile, pag gusto nyo siyang lagyan ng label, click nyo tong tong part na to, tong selected na yan. Pag selected, umiilaw ng dilaw. So, palitan nyo label. Ito yung label. Sa properties niya, gawin yung letter A. A. Kumbaga, siya yung si variable A. Ito si variable B. B. Yan. Then, ito, yung output niya, ang pangalan is Q, diba? So, ang drawing po nito, tong Q is equals to A and B, is ito siya. Okay. So, meanwhile, kay OR, same lang naman sila ng process. So, input, mabilisan lang tayo. So, input, naglabas ako ng input. Drinag ko doon. Then, yung output, naglabas ako ng output. Yan. So, ito, pinalitan ko ng A, pinalitan ko ng B, pinalitan ko ng Q. Okay, so, ito naman po si OR gate. So, sa end gate, diba, kapag may 0, automatically 0. So, pag dalawang 0, 0, pagka may isang 1, di pa rin. Pag may isang 1, di pa rin. Pag pares 1, doon lang siya magwa-1. Kumbaga guys, isipin nyo na lang to. Umiilaw to, tong part na to. Kapag 0 yan, walang ilaw. Then, automatically walang ilaw dito. Parang ganun siya. So, yan, 1, 1. So, parang sa switch nga kung iahalin tulad natin, on and off. Then, sa boolean is true and false. True or false. Okay? So, meanwhile, kay OR, yan. Pag dalawang 0, doon lang siya magsisiro. Otherwise, kapag may isang 1, 1. Okay. So, marunong na tayo mag-simulate. Then, marunong na tayo gumawa ng truth table. Ang tinatawag nating combination, guys, is paano kapag ka... Okay. Paano kapag ka ganito? Yan.
Si Q daw, yan, is meron kang, yan, A plus B, yan, A plus B, then, kukulong daw sa parenthesis, then, dito sa kabila, is merong A, B, A tsaka B. Yan. So, paano yan? Diba? Ang given lang, ang binibigay lang sa inyo dati is ito lang part na to. Paano pagkado ganito? Si A plus B, nakakulong sa parenthesis, diba? Then, imumultiply mo yun sila kay AB. Okay? Diba? Iyon na po is yung tinatawag na pwede natin sila i-convert dito, i-drawing natin sila ng isang buo, parang ganon. Okay, so pero before yan, i-flash ba ko naman kayo dyan. Ang paggagawa ng truth table naman po is pwede nyo naman gawin siya kay, tawag dito, kay Excel. Kay Excel. So kay Excel, eto, pwede nyo siyang gawin kay Excel. So, di ba tinuro ko sa inyo paano yung nakocompute yung number nito? Yung number of outputs? Di ba? 2 raised to n. Kung yung n is number inputs. So, kung dalawang inputs, yan. Tong isang to, number of inputs, yan. Tong nasa taas na to, number of inputs, 2 raised to n, 2 raised to 2, so 4. So, ito yung kanyang, ano, kay n. So, si Q, diba? So, pwede nyo kasi siyang A and or AB or yung Q na lang for final. Same. Equivalent naman si Q kay AB, diba? So, ito na po yung kanyang truth table. So, kapag kay end, may 0, 0. Ito yung truth table ni end, ha? Okay? What if... Delete ko lang itong mga to para malinaw tayo. What if ganito? Gagawin ko tong tatlong inputs. Yan. So, instead of 2, tatlo na inputs niya. Ano? Ang pagbabago po ng number of inputs is, click nyo yung, ano yun? Okay. Then, click nyo input size. Okay. So, itong input size, ito, ginawa kong tatlo. Instead of 2, ayun, dalawa lang inputs, ginawa kong tatlo. So, sa tatlo, di ba? Magkakaroon ka na dyan ng letter. Ay, but yan. So, letter C, di ba? So, ito, gagawin kong C. C, hindi Z, C. So, yung una, kukunay ko doon. Oops, pangit. Yan. Para medyo maganda naman. So, yan. Patakbuhin mo lang yung mouse mo. Tapos, hinto ka doon. Then, pag hinto ka doon, drag mo na lang siya doon. So, yan. Diba? So, dito, si ang logic naman niya is, pag may tatlong inputs ka, paano kang gagawa ng truth table? So, sabi ko nga, 2 raised to n, so, 2 raised to 3 inputs, 2 raised to 3, 2 times, parang ano siya, 2 times 2. So, magiging sagot dyan, 2 times 2, 4, 4 times 2, 8, is equivalent to 8. So, 8 outputs daw. Eh, since dito, diba, tag dito, 4 lang. So, gagawin daw natin 8 yung output. So, lagyan natin siya ng C. Then, dito si Q. Kasi C. Then, itong mga to mapapalitan. Kung dito, napapansin nyo, dalawa, isa-isa. So, ang gagawin naman natin sa susunod is pwedeng pa ganito. Since 8 nga, then yung 4 na 0, and then 4 na 1. Okay? Then, meanwhile, yung sa kanina, dalawa, isa-isa, dalawa, isa-isa. Parang ganun. Parang dalawa. Okay. Tiga-tigalawa. Then dito, yun nga, mali pa ako. So, dalawa kanina, ngayon naman, tigi-tigi-isa. So, alternate lang sila, then, yan. Kung mapapansin nyo kasi, sa paggagawa ng truth table, walang nauulit. So, ito kasi is tinatawag na possible combinations. Kung mapapansin nyo, itong 000, walang ibang 000 dito. So, gumawa lang tayo ng possible combinations niya. So, nung tatlong inputs into output. So, 000 sa end gate, ito. Yung magiging sagot niya, diba? Sa end gate, kapag may 0, check mo, may 0 na lahat. Diba? Ito may 0. 0. 0. 0. Ito may 0. Ito may 0. Then, ito is
Puro 1, so 1 lang sila. Tama kali yung sagot natin. So, ito na po yung truth table na nagawa nyo. So, ito na po yung output. Okay, then isimulate natin sila using this. So, dito sabi daw dito, tatlong 0, automatically ang output is, ano ba to? Ayun, pang drawing. So, ayan. So, tatlong 0, ang output daw is 0. Okay? Ayan, tama naman, di ba? Ito, itong part na to. Then, second one, 00001. So, palitan mo yung C ng 1. 0 pa din. So, 0, ito na. Ito, 010. 010, 0 pa din. Tama. So, hanggang dito, check, di ba? Ayan. So, 011, 0 pa din. So, 100100. Then, 101, 0 pa din. 110, itong part na to. 110, 0 pa din. Then, 111. So, pag 111, dun lang siya may 1. So, tama. Tama yung ginawa nating truth table. So, pwede nyo siyang ma-check dito. So, hindi ko na ibibigay, pero ganun din naman yung logic kay or gate na may tatlong input size. So, yan. Tatlo na, 2 raised to n is 8. So, 8 combination mo. So, ito, itong combination ng 8 is paulit-ulit na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung combination ng dalawan lang. Diba? A tsaka B. Kapag A, B, C na, ito na siya. Okay? So, kasi 8 na dapat ang input, A output nun eh. Okay? Kasi 3 na yung inputs. Okay, so, paano sinusulat yun? Yung, eto, tong drawing natin na yan. So, Q, meron kang 3. Magkakatabing variable lang. A, B, tsaka C. So, kapag 3 inputs naman kay OR gate, A plus B plus C. Dito kasi A and B and C, parang ganun. So, A multiply kay B multiply kay C. Pwede na siyang ganun isipin. So, since magkakatabi naman yan, automatic operation yan sa gitna, yung, or eto kasi siya, pwede rin siyang ganito. A times B times C. Tuldok yan, tuldok. So, isa A plus B plus C. Okay, maliwanag ba yan? So, what if, eto na, dito na papasok yung kanyang combinations. Sa combinations, guys, yan, medyo mahaba kasi itong topic na ito eh. So, meron kang given equation, which is A plus B, yan, A plus B, then ikukulong ko sila sa parenthesis. Ibig sabihin ng kinulong mo sila sa parenthesis, isang part sila ng equation mo, okay? So, dapat isolve mo yung nasa loob nun, parang ganun, okay? And then, meron ka ditong plus, may plus ulit sa labas ha, A plus B. Pero, yung isa sa kanila, or yung dalawa sa kanila, pwedeng yan. Ang tawag dito is negation. So, parang siyang magiging A not. So, ang basa dito, A or B. Then, kulong mo sa parenthesis. Then, ipa-plus mo kay A not plus B. Diba? So, ang gagawin nyo dyan, guys, is ita-transform nyo siya into logical representation, which is yung ginagawa natin dito. So, kung sa papel, pwede nyo i-drawing. So, unti-untiin kasi nyo yan. Part by part yung ginagawa yan. Okay? Isipin nyo muna yung mga nakaloob sa parenthesis. So, gagawin nyo sila. So, A plus B. So, eto siya. Tanggalin ko muna tong mga to. Tanggalin ko muna sila. So, gagawin natin itong nakalagay na yan. So, A plus B daw. Meron kang A tsaka B. Then, may dalawang input ka. Diba? Tama. May dalawang input ka na tawagin mong A tsaka B. Ay, but N. Sorry, malaki. Yan. So, yan. Then, sa baba nun, gawa ka naman ng A not plus B. Okay? Paano gagawin si A not? Ito na. Ito na. Ito na. Sa logic gate kasi, kapag A not, diba? Kapag Q is equals to A not, ang logical representation niyan is, ito siya. Si A, yan, papasok doon, i-reverse. Magiging si Q. So, yung ninenegate mo siya is siya pala si not gate. Parang gagawin mo siyang not gate. Kapag 1 yung input mo dito, ang output nito is 0. Okay? So, maya natin siya i-discuss.
Sabi dito, gawin ko daw muna yung parenthesis. Ito yung unang ginawa ko. Then, gagawin ko yung second parenthesis, which is yung A not plus B. So, ang kailangan ko dyan, OR gate. So, OR gate. Diba? OR gate. So, sa OR gate, meron kang A not. Diba? Ilabas mo si not gate. Then, idugsong mo dun. Kasi, kung bakit ko ginawa yon, may dalawang inputs ka, yan, si input 1, tsaka si input 2. Si input 1 mo kasi, which is yung A, yan, which is yung A but N, which is yung A, is ininigate mo muna bago pumasok kay OR, parang ganon. So, eto, ang representation nitong isang to, A not plus B. So, eto yung kanyang drawing. Okay. Paano kapag ka ganito? Sige, bigyan ko kayo example. A not then B. Hindi siya yung ganito ah. Yung kasing ganito, yan, is NAND. What if yung isa lang dyan yung magkatabi sila, multiplication, then yung isa lang yung merong. Ito tong, yan, tong dinodrawing ko na yan. So, siya kasi is AND then. AND din yung kailangan mo. And din siya, pero ito is nakanat. Yung A mo yung nakanat. So, ganito yung itsura niya. Yan. So, ganyan po yung itsura ng drawing nun. Okay? And ito. Itong yan. Itong part na yan. Yung A not multiply kay B. Or A not B. Okay? Meanwhile, itong A not plus B, since OR siya, basta tatandaan nyo lang, kapag may not siya, inanat gate nyo lang, or i-inverse nyo yung kanyang ano, ganito lang yung drawing niya. Okay? So, ito na. Ito kasi, kung mapapansin nyo, is naka-parenthesis siya. Ibig sabihin, gagawin niya muna yung nasa loob before niya gawin yung nasa labas. Diba? Parang ganun. Sa simple mathematics, so, PEMDAS, parenthesis, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, gagawin niya muna yung nasa loob nito. Yan, itong A plus B, which is ito, gagawin niya muna. Then, gagawin niya yung itong part na to, which is ito, diba? And then, yung sagot nila parehas, yung sagot nitong part na to, then yung sagot nitong part na to, is ipapasok mo daw kay OR. Kasi yun yung operation sa gitna eh, okay? So, ipapasok mo siya kay OR, lalabas mo yung si OR gate. Yan, OR gate. Then yung mga output nila, yung output nitong isang to, yung 1, then yung output nung 2, eto si 1, ipapasok mo dun kay OR gate. Yan, ganyan. Then yung output din nito guys, is ipapasok mo kay OR gate. Bali, yung lalabas kay OR gate na final is eto na siya, yung kabuuan na. Kumbaga, napag-combine mo na sila eh, ganun lang naman. Then, eto, is tatawagin natin siyang Q. Right, diba? Siya na po si Q. Okay. So, paano ginagawa ang truth table niyan? Kasi kung mapapansin nyo, pwede kong bago-baguhin to, then lumalabas din naman, wala pa palang output yan. Lumalabas din naman kay output yung sagot, di ba? So, okay, tuturuan ko kayo ng pagtamang paggawa ng truth table niyan. Okay. Anong una natin ganyan consider in making a truth table? Okay. For making truth table kasi, guys, yan, dinelete ko lang yon, or ito, delete ko din. Delete. Or, ano yan? Clear content na lang pala. Clear content. So, una nating kinoconsider sa paggawa ng truth table, guys, is yung given equation. Or ito, di ba? Ang given equation ko mo, kung mapapansin mo, meron kang A, meron kang B, meron kang A, meron ka lang B. So, kung mapapansin mo, dalawang letter lang siya. Okay? So, kapag magbibilang ka, ayan. Diba, meron ka tinatawag dito. Ito, tingnan nyo lang. 2 raised to N. So, sabi ko is number of inputs yung N. Number of inputs na yon sa madaling salita, siya po si letter. Since may dalawang letter ka lang dyan, so, automatically, 2 raised to 2 lang yan. Parang ganun mo siya isipin. Number of letters. So, 2 raised to 2. So, dapat ang maging output niya is 4 lang. So, kay truth table, yung Q mo dapat 4 lang to. Diba? Ang combination nun, pag 4 lang, eto kasing 0, 0, 0, 4 na 0, pang ano to eh, pang waluhan na output. So, doon, 0, 0, 1, 1, then, salitan. Isa-isa,
isa-isa, dalawa-dalawa, yun. Nalilito kasi ako dun eh. So, yan. So, ganyan daw. Okay? So, dito sa equation na to, apat lang yung possible na combination mo since dalawa lang yung letter. Okay? So, paano natin malalaman to, tong truth table nito? Medyo matrabaho lang siya. Pero, ang gagawin mo dyan is, isolve mo muna kung ano yung mga nasa parenthesis. Okay? Solve mo muna ito yung, kung ano yung nasa parenthesis. Yung unang nasa parenthesis is ito, di ba? A plus B. So, tanggalin mo muna si Q. Ilagay mo dito, A plus B. Yan, A plus B. So, sa A plus B, guys, sinosolve natin yung unang, ito tong unang parenthesis, yung A plus B. Pasensya na ako, medyo magulo. At mouse nga lang panulat ko. So, sa A plus B, yan, kapag may 1, 1 na, diba? Otherwise, kung dalawang 0, nangyari, dalawang 0 yan, pwede mo i-check kasi dito, dalawang 0 yan, anong sagot dito? Or anong magiging sagot dyan? So, ang sagot nito, tong part na to, tong linyang lumabas sa kanya, yung output niya, yung sagot nito, tong part na to, is 0, diba? So, dalawang 0, 0. Otherwise, yung iba 1 na. Kasi may 1, no? Pag automatically, 1, 1, 1. So, dito, 1, 0, 1. Okay. So, dito guys, sa kabila naman, meron kang, ay, ba't yan yung inaano ko? Ito yung kanina kong ginawa eh. So, leave ko muna yan. So, meanwhile naman, dito naman kay A not plus B, ang gagawin mo dun is, si A is inanot mo muna. Okay? Parang ganun. Hindi mo kasi pwedeng gawing ganito eh. A plus B agad din. Kasi, hindi naman A plus B equation mo eh, which is A not plus B. So, parang hindi kayo mahirapan na isulat siya kay Excel or without any form. Kasi dito, is mahirap mag-symbolize nung not. So, pwede siyang ganito, A prime plus B. Ibig sabihin nun, si A naka-not, then si B hindi naka-not. Parang ganun. So, ang una mong gagawin niyan isipin, is yung mga naka-prime or naka-not is yan. I-separate mo. So, ano bang sagot dito sa A prime? Sa A, pag pumasok yung 1, lalabas dito is 0, diba? So, pag pumasok dyan is 1, ang lalabas sa kanya is 0, diba? Tama ba ako? So, tama. So, ang gawin mo is A prime mo muna. I-negate mo muna. So, lahat ng 0 doon, gawin mong 1. Ito kasi si A mo eh, diba? 0, 0, 1, 1. Gawin mong 1, 1, 0, 0. Okay? Tandaan nyo guys ha. Ito yung unang sagot nung, parang di kayo malito. Ano ba to? Ay, yun pala. So, ire-red ko siya. Yung unang sagot ng parenthesis nyo is yung kulay pula. Okay? And then, yung A prime na yan is etong part lang na siya. Or kung sa equation natin, eto lang. Yan. Gulo-gulo-gulo naman kasi eh. So, ito. Ang kanyang A yung equation. A plus B plus A prime plus B. Diba? Yan yung equation nyo. So, ito lang yung part na sinosolve natin muna. Yung A prime. Kasi, syempre, ko consider nyo, hindi naman pwedeng A plus B din eh. So, ipaprime mo muna or inanat mo muna siya. So, nakanat na si A mo, then pwede mo na siyang gawing ganito. A prime, ito yung second parenthesis mo, which is A prime plus B. So, ibig sabihin nun guys, ito, tong A prime mo is ipapakita ko sa inyo color coding ha. Yan. Itong dalawang part na to is i-or mo, yung sagot nila. So, dito, 0, 1, kapag inor mo yan, kasi or yung operation nila, o ito, ito yung operation nila. So, 0, 1, meron kang 1. Kasi, sa or, kapag may 1, 1 na, diba? So, 1, 1, 1, 0, 0, kapag lahat ng inputs mo daw sa or, 0, 0 din. Okay? Gets nyo naman siguro. So, 1, 0, 1. Okay. So, ito na po yung sagot nyo sa second equation. Ayos ba yun? So, meron kang first equation, which is ito. Sabihin na natin yung una, or yung unang part ng equation mo. Then, yung second part mo is ito. Yan.
paano naman tong part na to? Diba? Kumbaga, ang kukun ito is final operation. Kukunin mo na yung kabuuan nila, yung sagot nilang buo. Okay? So, dito, para makomis sagot na kabuuan, syempre daw, yung sagot nito, yung equation 1, then yung sagot na equation mo, is gagawin mong operation na, ayan, addition or. Okay, yung plus na yan is or yan. So, kaya ka nag-or, yung sagot ng unang ginawa mo, sagot na ikalawang ginawa mo, is i-or mo siya. So, ito na siya. So, in-or mo siya. Then, yung output niya, siya na si Q. So, ito siya. Siya na po si Q. Ibig sabihin dyan, yung i-compare mo dyan na part is yung unang parenthesis, then yung second parenthesis. Ano lang naman kasi ito, sanayan lang naman siya. Sa una lang siya medyo nakakalito. Pero pag nasanay ka na, okay, madali na siya. So, yung unang equation mo, which is ito. Yan. Yung second equation mo, which is ito. Or second part na equation. Gagawin mo dyan is i-OR mo lang na operation. So, ito daw is i-OR mo yung dalawang pula. Okay? So, 0-1, automatically, pagka-OR yan, pag may 1-1. 1-1-1. 1-0, sa OR, pag may 1-1. Tama ba ako? So, 0-1-1-1-1-1-1-0-1-1-1-1. Kasi nga guys, sa OR gate, kapag merong isang 1, automatically 1 na. Eh, may 1 na dito. Di, 1 mo na. 1 na dito, 1 mo na. 0 to, 1 yun, 1 mo. Pero 1, 1. So, ang final answer mo is ito. Paano ba natin ibayin yung kulay? Ganyan. Ayan na lang. Pwede na yan. Or center ko. Or yan. Okay. So, ito na yung final answer mo. To check your final answer if it is correct, syempre, you can simulate your whole equation or kaya nga natin ito ginagamit eh for the sole purpose of it. For checking, ganyan. Or for drawing. Okay, but anyway, ang input mo dito kay A, ayan. Kapag ang input mo kay A is dalawang 0, ito munang, check nyo itong hinahinighlight ko, dalawang 0. Si A gawin mong 0, si B gawin mong 0. So, si A gawin mong 0, si B gawin mong 0. Si A gawin mong 0, si B gawin mong 0. Okay? Ang output nun, ito na yung whole equation na, yung pinaka-final answer na kinukuha ko, yung pinaka-final truth table na. So, ang answer nun is 0, 0, 1. So, 0, 0, 0 yung mga, lahat ng A mo is 0, lahat ng B mo is 0, magiging 1 yung final answer. Check. Paano ba yung mag-check dito? So, pag-check, gawin ko na lang black. Diba? So, 0 ang A mo, gawin mo si B mo 1. So, 0 is A, B mo is 1. 0 mo A, B mo is 1. So, magiging final answer po nitong dalawang combination na to na A 0, B 1. So, 1. So, 1 din naman lumabas. So, tama. So, meanwhile, 1, 0. 1 si A, 0 si B. 1 si A, 0 si B. So, ang final answer nun is 1. So, tama naman. 1. Okay. So, meron ka namang 1, 1. So, lahat daw ng variables mo or lahat ng letters, gawin mong 1. So, ang sagot nun is 1. Diba? So, yan. Na-check mo na tama ginawa mong truth table. Ibig sabihin nun, tama din yung drawing mo. So, di ba madali lang siya? So, pwede mo ipag-combine-combine yung ibang logic gates. Then, kaya yun po yung mga pag-aaralan natin dito sa may topic na to. Okay? So, another example siguro, which is gumagamit ka naman ng AND gate para buburahin ko lahat. Yan, buburahin ko lahat. Maganda yung start natin. Okay. Okay. So, yung sinasabi kong gagamit ka ng AND gate, what if ganito yung equation mo? Yan. A, B, yan. A, B, then multiply mo kay A-not. Yan, maganda yan. So, si A, B mo daw, pinarentesis mo, then yung sagot nila, imumultiply mo kay A-not. Okay? So, paano siya drawing?
So, madali lang, guys. Kuha ka ng gates mo, which is meron kang A tsaka B. So, may input ka na dalawa. Pwede mo naman lagyan agad. So, A at B mo daw. Kung mapapansin nyo, yung isa niya, kung nasa labas niya, yung imumultiply mong equation 1 sa equation 2, isa lang yung variables niya or parameters. Which is, naka-negate. So, A not. Okay. So, ayun. Ito yung unang parenthesis. Drawing ko lang. Si A tsaka B. Kumbaga, parang siyang A times B lang yan eh. So, ako naman is, di ko na nilalagay yan. So, pwede naman multiplication yan. Okay. Final operation niya, since hindi siya naka-plus, diba? Kanina, naka-plus yun, yung final operation. Eh, tayo ngayon, multiplication. Mumultiply mo yung nasa loob, dun sa labas, or yung labas sa loob. So, ibig sabihin yan, multiplication of the two, ang gagamitin mo dyan is automatically n. So, n. So, ibig sabihin yan, yung sagot nito, itong equation 1, dugsong mo na dun sa unang, yan, sa unang lalagyanan nung end. Then, paano mo isi-simulate yung isang to, si A not? So, A not, syempre, automatically, pag nakakita ka ng not, so, meron kang input na not mo, yan, ina-not mo. So, yan. Si A mo, papasok mo na kay not bago pumasok doon kay end, di ba? Parang ganun siya. So, ito daw is, baguhin ko label A, tsaka B, then A, but N. Then, ito, may output ka. Then, mabilisan na lang tayo. So, Q. So, ito mo si Q mo. Binago ko lang. So, paano natin siya gagawa ng truth table? So, sa truth table niya, since A tsaka B lang nakikita mo, wala ka ng ibang letter na kita. Dalawang letter, 2 raised to 2. So, 4 for outputs. Ito yun. Apat lang yung outputs niya. So, una, ang gagawin mo, si A and B. Yeah. Si A and B na magkatabi. A and B. Yan. Yeah. A and B, bakit? Kasi siya yung unang operation, di ba? Ito. So, solve muna natin siya. So, dito, kapag ka may 0, 0 na. Tandaan nyo lang yung mga ganong logic. So, pag may 0, 0 na. Kasi, or end gate siya eh. So, ang next, di ba? Ang tinuro ko, kapag ka may not, yan, lagay nyo siya. Okay, A prime, or A not, para hindi kayo mayroon pa magsulat. Either of the two naman is tatanggapin ko, or acceptable naman siya sa ating logic operation. So, yan. So, A not. So, yung 0, 0 gagawin mong 1, 1, 0, 0. And then, ang ibig sabihin yan is yung sagot nito, which, etong sagot nito kasi guys is ito. Itong linya na to. Then, yung sagot nitong linya na to is itong linya na to. Yung mga bago pumasok sa final operation or final gate, which is yung end kasi. Kanina plus, kaya ngayon end. So, add. Yan. But anyway, pag kukunin mo na yung kanyang Q, ang i-compare mo dyan, itong linya na to, tsaka yung linya na to, yung mga inputs na sa kanya, di ba? So, linya na to, ito. Linya na to, ito. So, 0, 0. I mean, 0, 1. Kapag end gate, kapag may 0, ano ulit yun? 0 na. Ano, tatlong 0 agad yun. Then, i-0 mo na dito. Then, 1, 0. 1, 0. Pag may 0 daw, 0. So, ito na po yung final operation niya. Para ma-check natin kung tama yung ating truth table, is gagawin natin yung per combination. So, 0 yung A, 0 yung B. 0 A, 0 B. So, 0 yung output. Tama ba? Tama. Check. So, 0, 1. 0, 1. 0 si A, lahat ng A, 0, 1 si B. So, ang final output is 0. Tama. So, final output is 0. Tama. So, 1, 0. 1, 0. 0 din yung output. Ito siya. 1, 0. 0 din yung magiging output. Yan. So, eto, 0, tama din siya. So, 1, 1. Yan. Lahat daw niyan is 1. Kapag lahat 1, 0 yung sagot nung simulator natin. Yung sagot natin sa truth table, 0. So, tama yung ating ginawa. So, ayun. Nagigets nyo naman na siguro yung kung paano sila mag-combine. Okay. So, another example. Ako si dito is more on example po kasi siya. And para mas mag-gets nyo siya, check ko lang yung time. Okay. So, si Q, what if ganito? A plus B, yan. Yung buong equation na nakaganon. Ano ba yung operation na yon? So, operation na yon, kapag naka-negate yung buong part na yan, yung A plus B, tapos naka-not, eto siya.
si Or, ay si Or tuloy, si Nor, yung sagot niya Or, gagawin mong, iba, i-inverse mo siya, so magiging Nor siya, diba? Okay, mamaya makikita naman natin yan. So si Nor, dinodrawing natin siya dito kay simulator natin, ganito, dito na lang sa baba, kaya wag na natin pansinin yun. Ito siya, ito, Nor. So sa Nor, Nor gate, is yung sagot ni Or, i-inverse mo. Sagot nito, inverse mo, lalagyan mo lang ng output, di ba? Napakadali lang. So, yun na siya. Automatically kasi is naka-inverse na siya kay dito sa simulator natin. Okay. So, kay Or gate. Yan. Kay Or gate, basta, ay, kay, sorry, sa kay Nor gate, Nor, eto, 001. Tama ba? 001. So, ito. So, kailan lang siya magiging 1 kapag 00. Otherwise, sa ibang combination, 1, 0, 0 na siya, 0, 1, then 0, 0, 1 na siya. Ayun o. Okay. 0, 0, 1 siya. 0, 0, 1. Pagka pares siyang 1, 1, 0. Ayun, 1, 1, 0. Okay, tama. So, eto na po si NOR gate. So, what if ganito? Yung equation na naka-NOR gate, i-add mo kay naka-AND gate na A tsaka B. Okay? So, simple lang po siya, guys. Ito na yung OR gate natin. Then, gawa ka lang ng para kay AND gate. AND gate. So, dalawang inputs. Mabilis na lang tayo. Naghahabol tayo sa oras. So, A, B. Sorry. So, A, B, then A. Dito naman is meron kang B. Ay, ba't ba nagkakamali ko dun sa ano? B. So, B. Ito na po yung A, B. Itong part na to. A, B. Kasi end gate siya, diba? So, ginawa ko lang siya ng gate. Then, yung sagot daw nila, yung sagot nitong part na to. Yan yung sagot ng part na to. Although, pwede ko naman siyang gawing ganito. Yan. Kasi understood naman yan eh. Yan. A not B plus A, B. Pwedeng ganyan. Same lang siya nung nasa taas. Tinanggal ko lang itong parenthesis. But anyway, unang gagawin mo kasi dyan is ito. Then, yung second equation. Then, ang final operation nila is addition. So, or gate, di ba? Or gate daw. So, kunin mo si A, si gate na or gate. Yan. Tanggalin mo yung output nito kasi hindi naman siya dyan. So, yung sagot nung first operation, pasok mo kay end gate. Sagot nung second operation mo, or second equation mo, pasok mo kay or gate. So, yan. Meron ka ng output which is yung Q. So, to simulate kung tama yung ginawa nating truth table, gawin mo na natin truth table, di ba natin ginagawa? Okay. So, paano ulit kinukuha? So, considering yung number of letters, ganun na lang. So, dalawang letter lang. 2 raised to 2 is 4 for outputs. So, for outputs, so, apat lang. To unang equation mo is A plus B na nakanat. So, pwede nyo siyang gawing ganito. A plus B muna. Di ba sa OR gate, kung maalala nyo, sa OR gate kapag may 1, 1 na. Pag dalawang 0, 0. Okay? Then, kapag ka naman, ano na, yung... Pakita ko na lang ng ganito. Yan. Sa akin, mahirap kasi inat dito eh. Hindi ko masulatan sa taas. Yan. Big sabihin ko dyan is, yan, yung buo equation na yan is eto. Or, asan ba yun? Eto siya. A plus B, tas na nakanat. Okay. Pero, mas madali kasi siyang i-drawing sa papel. Ganun. So, okay. So, eto, babalik na rin mo lang para makuha mo si OR. Pero, alam nyo yun, pwede naman din kasi i-check dito agad. So, kapag NOR 1000 agad. So, pwede mo naman siya i-rectang ganito agad. So, or i-NOR mo agad. So, eto, ang sagot nito, itong linya na ito, eto. So, kunin mo naman yung sagot ng linya na to, which is yung A tsaka B nga. So, A, B kapag may 0, eto, may 0 na. Eto yung unang linya. Kalawang linya is ito. Ito, itong gagawin ko ngayon.
Okay, dalawang linya. So, AB, AB lang kasi siya. AB, eto siya. Magkatabi, end gate. So, medyo nakakalito sa una, ne? So, 0-0. Kapag may end gate, 0-0-0. So, 1. Okay. So, nagawa ko na siya. Itong A, tsaka B. Itong part na to. Ang gagawin mo naman niya, yung whole operation niya. Okay? Ito na, yung kabuuan na. Or ito, itong part na to. So, OR gate lang yung final operation, which is Q. So, i-OR mo lang to, itong dalawa. Nagegets ba natin yun? So, kung nagegets naman, i-OR mo lang siya. So, 1 plus 0, 1. 0, 0. 0, 0. So, kapag ka-OR gate, diba? Pag in-OR gate mo to, pag may 1, 1 na. Nakakalito, no? So, ito na po yung final answer natin. Kung isi-simulate natin siya, 1001 yung lumabas na sagot, tama ba yung ginagawa natin? Okay, malalaman natin yan. Okay. Dito daw, pag dalawang zero, lahat zero, dapat ang output mo is 1. Tama ba? Tama. So, i-red natin siya. So, kapag 01, yung B mo yung 1, yan, kasi si A mo 1, ay si A mo 0, B mo 1. So, ginawa ko din doon. Tama. So, ang final output mo daw si 0. So, 0 din lumabas sa atin. Tama naman. Okay, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Lahat ng A mo 1, lahat ng B mo 0. So, ang final answer daw is 0. So, tama pa rin. Okay. So, 1, 1. Lahat daw ng letter mo is naka 1. So, ang lalabas sa final answer mo is 1. Okay. So, bali yan. Tama yung sagot natin, then tama din yung naging truth table natin. So, nakapag-combine naman po natin sila ng maayos. Okay. Siguro sa mga other continuation itong video na to, magsasagot tayo ng mas marami pang yan, mga equations or samples, which is 3 or more variables na, pero wag nyo muna sigurong isipin. So, parang ganito yung sinasabi ko. A plus B plus C, ano yung truth table niya? Or A plus B plus C, pwedeng A plus mo kay AB na nakanat, ganyan. Then, yung buong answer nila is itatimes mo kay A nat, ganyan. Yan. So, pwede natin gawin yan. Pwede natin gawin yung trade table niyan, gawin yung drawing niyan. Okay, so, pero to give you an idea, yan po yung mga mapag-aaralan natin. Ano tong part na to? So, ay, sorry, nabura ko pala. So, wala naman pala. Nalagyan ko lang linya. Okay. So, yan. Meanwhile, sa pagsasagot ng logic gates naman po, or pag-convert into, yun, into drawings, is, to sum it up, unahin nyo yung mga nakaloob sa parenthesis, then ihuli nyo yung final operation, which is yung nasa dulo. Eto. So, nasa dulo kasi siya. So, ang una nyo gagawin is yung mga naka-parenthesis, ihalang nyo sila pa ganito. Pwedeng, ano ba yan, nalilito ako. So, yan, pwede nyo ihalang dyan yung unang parenthesis, ikalawang parenthesis, ikatlong parenthesis, and so on and so forth. Okay. So, ayun lang muna siguro for now. Then, by next topic, sabi ko nga, try nating magsagot naman ng mga ganitong equation. So, ayun. Maraming salamat po.